Alright guys, welcome back to my channel. This is Ren Karimokar. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba yung tamang pagsuob. Lalo na sa mga nabinat. Guys, ito yung mga tamang ingredients na kailangan natin para mas yung binat. Malabanan natin. So, di ba kung binat, minsan kasi parang pasma sa katawan. So, marami tayong lamig. So, kailangan may labas lahat ng lamig sa katawan natin para manumbalik yung dati nating lakas. So, ano-ano nga ba yung mga ingredients na kailangan natin? So, maraming kailangan guys, mga dahon yung mga kailangan natin para matulungan tayo na gumaling kaagad. So, ano nga ba yung binat tsaka yung pasma? Yun yung mga parang napapasukan tayo ng hangin or ng lamig, pumupunta sa ulo, pumupunta sa sikmura, yung mga sinisikmura, gano'n. May mga instances na gano'n yung mga nararamdaman natin. So, ano-ano nga ba yung mga kailangan natin, guys? So, without a further ado, ano nga ba yung mga basic na mga kailangan nating ingredients? So, number one, guys, is yung buko, yung laman niya. So, ilalagay lahat natin, lalagay ko lahat dito, guys, yung mga, ano, mga pictures para makita ninyo, para mas madali ninyong mahanap, guys. So, ayun, guys, isang buko, bumili kayo ng isang buko, buksan ninyo, kunin nyo yung laman, lahat, guys. Dapat yung may laman, guys, no, yung laman ng buko. Tapos, yung sabaw, i-separate ninyo, kailangan din yun, yung sabaw, kalahating litro, guys. Kailangan natin ng kalahating litro, tapos, kailangan din natin ng sinangag na bigas. 1/4 sinangag na bigas. Kailangan natin, parang susunugin natin siya, guys. Sunugin nyo siya. Parang yung bigas, ano ninyo, matoast siya, matoasted. Tapos, kailangan din natin ng 1/4 na mais. Sinangag na mais din, guys. Isangag din hanggang sa parang mag-brown-brown na siya, yon. 1/4 din nun, guys. Tapos, 10 dahon ng sampong. 10 guys, 10 dahon kailangan natin. Tapos 10 dahon din ng suha. So kailangan din ng suha guys ha. 10 po. 10 ang kailangan natin. Tapos 10 piraso ng dahon ng oregano. So lahat po ng dahon kailangan po tag sa 10 piraso ng dahon. Tapos 10 piraso ng dahon ng guyabano. Guyabano guys, 10 din ang kailangan natin. At 10 dahon ng kamyas, 10 dahon ng abokado, 10 dahon ng bayabas, at saka yung stem na lang ng sampalok. Kasi maraming dahon yun eh. So, hindi kailangan magbilang ka ng 10 piraso. Kailangan, medyo marami-rami nung dahon ng sampalok, guys. Actually, guys, mostly yung mga inaano natin dito is puro maasim. Yung mga maasim na klase ng mga, yun, yung kamyas, sampalok, ano pa ba yung maasim doon? Yung suha, yung maasim yun, yun. Kailangan natin, guys, yung mga 10 klaseng yun. So, lahat yun na yun yung mga kailangan natin na ingredients. So, kailangan i-prepare natin yun, guys. Ulitin natin, 10 dahon ng 10, suha, sampalok, kamyas, abukado, mangga, bayabas at saka abokado. Tagsa 10 piraso ng dahon ng mga 'yon. Tapos yung stem ng sampalok yung kailangan natin. Okay? Hindi po 10 piraso ng sampalok, masyadong maliliit 'yun, guys. So yung mga kailangan natin, guys. Tapos yung buko, yung laman niya saka yung pinaka sabaw niya kailangan din natin 'yun, guys. So kukuha tayo ng lalagyan, yung kasirola na malaki, na paglalagyan natin ng mga dahon na yun, ilagay lahat natin siya dun, guys. Lahat ng sinabi ko mga ingredients. Yung sinangag na mais, sinangag na sinangag na bigas, yung buko, yung laman ng buko, yung sabo ng buko, tsaka yung mga dahon. 10 dahon ng suha, oregano, avocado, mangga, abokado, bayabas, at saka suha, sambong. Yun guys. So, yun yung mga kailangan natin ingredients. So, pakuloyin natin yun guys, mga 25 minutes. So, ilagay lahat natin, tapos lagyan nyo ng 1 litrong tubig. 1 litrong tubig guys, okay? Ilagay nyo doon, ilagay nyo lahat. Tapos, mas maganda guys, yung ilagay nyo na
ano tubig is mineral para kasi pwede nyo rin kasi siyang inumin pag na ano na yon. Pagkatapos pag nakulunan, pagkatapos guys, kuha tayo ng kumot. Kuha kayo ng kumot yung medyo makapal. Tapos pag kumulo na yon guys, mas maganda yung mga nabinat diyan. Tanggalin yung damit nyo, tanggalin nyo lahat. Lahat-lahat guys. So as in wala kayong suot. Tapos ilagay ninyo dito sa may harapan ninyo. Nakaupo kayong ganyan, ilagay nyo sa harapan ninyo yung pinakulo ninyo, guys. Tapos magbalot kayo, guys. Ibalot niyo sarili niyo, guys. Hindi recommend sa atin na ibalot pati yung ulo. Kailangan katawan lang, pwede na 'yon. Kasi nakakaano eh. Lalo na kung may nararamdaman ka na nahihilo ka na tapos mag-aano ka pa. So ayun, guys, ibalot niyo lang siya ng ganun, 'yan. Hanggang sa lumabas lahat ng pawis ninyo, hanggang mapawisin kayo, guys. So, yun, pag lumabas na lahat ng pawis, hanggang sa naramdaman ninyo na nawawala na yung init, pabayaan nyo lang na maano yung katawan ninyo, malabas lahat ng toxic na nandiyan sa katawan ninyo, kasi magpapawis talaga buong katawan, guys. So, hindi na natin recommend na i-ano yung mukha ninyo. So, yung ano lang, buong katawan. Pagkatapos nun, guys, wag na wag po kayong maliligo pagkatapos ninyong magsuob. Wag rin po kayong tatapat sa electric pan. So, kasi mas lalo po kayong papasukan ng lamig. Napuksan po yung mga pores natin sa buong katawan natin. So, kailangan, guys, magpahinga lang muna tayo. Pagkatapos nun, wag po kayong maliligo, okay? Tine-take note ko po, wag pong maliligo pagkatapos po ng suob. Tapos, kinabukasan na po kayo pwedeng maligo. Ano nga ba yung best time na pwede po kayong magsuob? Actually, pwede po kayong magsuob mga hapon. Mga 5, ganyan. Or nasa inyo kung anong oras. Basta wag lang po kayong lalabas ng bahay. Bawal po kayong mahanginan. Wag po kayong tatapat sa blower. Wag din po kayong maliligo. Okay, guys? Pagkatapos ninyo nagsuob, mag-rub po kayo ng langis. Maganda yung asyete de manzanilla. Lahat, buong katawan, tapos mag-medyas kayo. Magpajama kayo, tapos okay lang na mag ganito na lang, huwag na kayong magbalot pa ng jacket. So guys, sana po nakatulong sa inyo yung video ko na to. So kung paano nga ba yung tamang pagsuob at saka yung mga dapat gawin at mga dahon na kailangan ninyo, mga ingredients na kailangan ninyo para sa pagsuob. So guys, tapos na po to ng ating video ngayong araw. So kung di ba po kayo naka-subscribe sa akin, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button para po ma-notify po kayo sa susunod ko pang mga videos. So, thank you guys! So, right guys, kung meron man po kayong further question about this video, so, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. So, sasagutin po natin lahat po ng mga questions ninyo regarding about suob or peanut. Guys, so, thank you guys!